Tatlo sa napakaraming mukha ng ADM learners o ang alternative delivery mode ang tampok sa kwentong ito na pinamagatan nating tatlong mukha ng ADM. Siya, si Yamalyn Suenan. Si Yamalyn ay grade 10 student na nasa Open High School Program ng Cotabato City National High School Main Campus. Sa murang edad, kailangan mawalay sa magulang upang mamasukan bilang kasambahay sa lungsod ng Cotabato. Dahil ito ang paraan upang may pagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Bagan ni Yamalyn Suenan eh. May tamdob kagaya ni lugar, the flower ni. Si Yamalyn ay isang tiroray na ang lupang tinubuan ay ang Flau, Timanan, South Upi. Mula sa main road ng Timanan, kailangan maglakad ng humigit kumulang 2 oras patungo sa kanilang tahanan. Akyat baba sa bundok, mabato, maputik at damo ang dadaanan. Ganon kahirap ang buhay sa Flau, lalong-lalo na kapag umuulan. Basa kasi ang sapatos na tapos madulas. Minsan sa pag-uwi ni Yamalyn, sumama ako. Kasama ang mga guro ng Open High School ng Cotabato City National High School Main Campus upang mabisita at matingnan ang buhay mayroon si Yamalyn. At ito ang aming natuklasan. Papunta tayo ngayon sa lugar, sa tahanan ng ating estudyante ng CCNSS Main Campus at papunta sa kanila ito ang dadaanan natin bago natin maabot yung kanilang bahay. Ganun po kahirap ang sitwasyon ng isang open high school student. Okay, ingat. Kailangan natin ng kahoy para kay Ma'am Medina. Mula sa kalye o sa kalsada, nilakad natin ng napakalayo upang marating lang yung tahanan ng ating estudyante sa CCNHS Main Campus na kung saan nasa program siya ng Open High School. Ano, okay lang kayo dyan? Okay lang kayo dyan? O yan, ingat ito lang! Ang tunay na mukha ng buhay ni Yamalyn.
niyo. Consider pa siya as rape. Then ayun po, nung nalaman ng parents ko, kinakulong ko agad yung lalaki. Until now, nakakulong pa rin po. So ayun, nag-stop ako ng isang school year. Then, naabutan ako yun siya. Yung lalaki ko na yun, mid-30s, so edad yun ang time na yun. So ako, I was only 12 years old. Hindi ko siya gusto. So parang, ano lang ako no, kasi, ano, kayang gusto galing sa broken family. So parang, pinake advantage siya yung, kumbaga pa yung attention na kailangan ko. Tapos parang, yun na. Kaya yun, so, nabuntis ako, doon yun, ano na, doon nagsimula. Never ako nagtanong sa kanya, siya lang talaga ang nag-reveal sa akin na, ma'am, ano man ako, ganyan, may anak man ako, hindi ako maniwala kasi, una-una, para inosente siya. Sa, di ba noon, kasi kadir ka, inosente siya. So, parang nagkaroon ako ng interest na, bakit so? Sinabi niya, na bakit di ka nagsumbong? Paano kayo nagkakilala? Kasi sabi niya, kapitbahay lang kami. Paano nangyari yun? Nakiyat niya ako sa ano, kasi minsan magpunta ako ng store, magbili ako ng ganito. Magpunta din siya doon, kaya yun siguro may ano na siya dito, may gusto na siya dito. Kasi ang asawa ng lalaki wala sa abroad, di ba? Ngayon, parang ito nagkagusto ka, nakikita naman ninyo sa itsura din na hindi malayo na magustuhan din siya. Sa mga magulang ko, ang masasabi ko lang, bigyan niyo ko ng atensyon ang mga anak ninyo. Magdaan po kayo ng oras para sa kanila kasi malaking bagay na po yun. Sa mga kagaya ko naman na naging biktima ng maagang pagbubuntis, pagpatuloy nyo pa rin ang pag-aaral. Magsikap po tayo kasi mahirap po yung taong walang pinag-aralan. Siya, si Kusayin P. Habib, grade 6 pupil, 17 years old, ng Notre Dame Village Central Elementary School. Pangarap ko po ay mag-abroad at para makatulong na rin sa aking nanay at tatay at para makagawa na rin ng sariling bahay at para hindi na rin ako tsain ng mga pamangkin ko na mahirap ko ganyan. Nagpapasalamat ako sa aking guro, mas lalo na si Ma'am Keman, mas si Ma'am Batong. Nahihirapan ako dahil nahati ang aking atensyon sa pag-aaral at pagtatrabaho. Anumang hirap, katayuan at karanasan natin sa buhay, ito'y kailangang harapin upang makamit ang minimiting tagumpay. Sa kabataan natin ngayon, ipagpatuloy ang pag-aaral. Ang DepEd ay narito lang upang yakapin kayo at hubugin dahil kayo ang pag-asa ng ating bayan.